Uphill! Sige, kaya yan! Baka buwad siyan! Ano yan eh, yung ganito klaseng ride kasi, no? Kapag may kasama kang nasiraan ng loob, in-encourage mo siya na, kaya mo yan, makakaya nyo rin yan. Pero kapag isa ka rin sa nagsasabing hindi kaya, lahat kayo panghihinaan na ng loob. Nakakatuwa lang din guys, kasi kung ano yung nagagawa ng mga mamahaling big bike, kaya rin naman sa mga mumurahing big bikes. Ayun o, di ba? So nakakapag-ride ka ng expressway, napupuntahan mo yung mga lugar na to ng mabilis. O, di ba? Nakakatuwa lang din. Excuse me, coming through, hindi ako makakapreno dito, mataas. Alvin Watermax. Good morning guys, pupunta tayo ngayon sa Tarlac City. And for today's video guys, ay malalaman nyo kung bakit ako bumili ng Voge 500. Alright, base sa ating Google Map, ang Voge Motorcycle ay may layong 1 hour and 5 minutes biyahe. Sundon ako ng 8:40 AM, medyo late ako ng konti. Pero kayang-kaya yan, matuloy naman tong motor eh, diba? Ganda ng torque. Dadaan tayo sa shortcut ngayon. Alright, see you there at Tarlac City. Alright guys, ito yung shortcut papunta sa aming lugar. Kita nyo naman, magandang kalsada actually. Kaya lang kabukiran ang inyong madadaanan. Alright guys, teleport tayo. Dito tayo ngayon sa kahabaan ng traffic ng Tarlac City. Base sa ating Google Map ay 6 minutes na lang ay nandun tayo sa Voge Motorcycle in Tarlac. Medyo humataw si Voge Max. Grabe pa na to. Matulin din guys. Akala ko malilate ka na sa lakad, pero because of the fastest transportation is this, sabi kanina 8:40 tayo makakarating, pero nagbagong bigla because of, sabi nito is 8:22. Oo, diba? So napaaga tayo guys, kasi 8:30 ang aming usapan. Napansin ko din guys na kapag ka naka 500cc ka pala, ay talagang pigang-piga mo yung motor. Kung baga, kung sanay ka sa D3rd bike, yung 1000cc na big bike, at ikaw ay nag 500cc, dahil of course sanay ka sa malakas na motor, ay napakagaan sa'yo ng maliliit na cc ng motor. Sobrang gaan guys. Advantage yan dahil medyo less. Ay! Oo, sabi ko na eh. Ay, idol, kamusta? Napanood ko kasi yung vlog mo eh. Ah, ganun ba? Meron. I don't know kung ahabol tayo. Dahil sa empty helmet, nakilala mo ako. Kaya nga sa dito. Ganda ng helmet mo, spider. Ha? Nakita ko kasi sa page mo, dun sa Ultra Ayun. Motor na dyanan mo. Nice. Maganda helmet mo, spider. Oo, sir. Tiba yan. Sige. 30 years na yan sa industriya ang Spider Philippines. Kaya subok na matibay ang inyong produkto. Plus partneran mo pa ng number 8 safetyest helmet sa buong mundo, ang MT. Oh, di ba? Minakakilala pa sa atin doon. Nakakatuwa naman guys. Shout out sa iyo my friend. Matulin din guys. Ah, lagpas ako sa sobrang tulin natin. Sobrang tulin natin guys, tumagpas pa tayo. Eh, sarado pa ang Voge Motorcycle. So, syempre, makikikapi tayo dito. We're here. Good morning. Morning po. Magandang umaga. Konti pa lang tayo. Ha? Pag-awin naman doon sa vlog. Ano pa? Yung mga galing Manila, wala pa? Parating na daw siya, nasa bandang Kapas na po siya. Ano, unahan ko pa. Nice. Kala ko, date na ako eh. Alright guys, kape muna tayo.
What's your name? Do you know me? Do you know me? Yes. What's my name? Watermark. Wow. Peace bomb, peace bomb. Peace bomb. Hey, peace bomb now. Stretch your arms. Boom! Alright! Yo guys, so dito tayo ngayon sa Voge Motorcycle Tarlac. Magkama din si Brother Joel? Yes! Ito ang inyong lingkod, Joel Mascariñas. Tara, itatravel ko kayo dito sa magandang tawnawin ng Tarlac. Bye-bye! 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 Ganun na ba, Joel? So, okay lang, okay. Silaw, parang hindi man silaw. Mukha kaya naman, pinayungan pa tayo ni Idol. No problem. Ganyan ako dito, boss. No problem. Nakakahiya naman. Para nahiya tuloy ako mag-vlog. Hiya ako mag-vlog tuloy eh. Sige, shoutout ka na. Shoutout sa Viking Starlock. Kay President namin, Jay Mad Dog. Sir, sa nasa US, Sir CJ Casabar. At sa lahat ng member ng Viking Starlock Big Bike. Alright. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, sabi ni Sir. Wala pa yung mga kasama natin. Time check, 9 o'clock na ng umaga. Medyo marami-rami kasi yung kasama natin galing Manila. So, expect natin na ganoon talaga. Medyo minsan may delay. Pero okay lang. We'll make sure na magiging happy sila sa gagawin namin ride. Waiting lang muna kami guys. Alright guys, wala kasing kuryente ngayon dito nung nandito kami sa Voge office, kaya madilim. Dumating pala si Boss Art. Bro, ikaw ang susundan namin ha. Sige. Tara na. Uy, dami namin oh. Wow. Guys, pakita ko pala sa inyo yung ginawa kong setup dito. Tignan nyo, ang bilis lang ikabit nito. Lagay mo dyan. Oh, kabit na. Tapos on mo lang. May 360 footage ka na, diba? Tapos ito naman yung ang aking bag. Ganun lang oh. Oh, higpitan mo. Oh. Siya na 'yon. May lalagyan ako ng drone. Wow. Dami namin, oh. So, ito ang isa sa dahilan kung bakit nag-Voge ako. Solid din yung community nito, guys. Makakita niyo mamaya sa bundok lalo. Mababait din yung mga tao dito, guys. So, you have a motorcycle and a good community. Sa mga nagpa-plan ng bumili ng Voge motorcycle, no? Ito na yung pinaka-stepping stone nyo, guys. Kung galing kayo sa small bike into big bikes, tapos you have a good motorcycle and a good community. Makita nyo yung mag-asawa, oh. Diba? Ay, dahan-dahan ka, bro! Pinapaangat mo pa! Kala ko, Willy! Ang pogi! Dito, babay kayo mamela. Swap! Swap. Excited na akong makita guys yung Century 3. First time ko din doon eh. Actually, kahit anong club pa yan guys, kahit small bikes, Underbone, Mio, Aerox, Nmax, kahit anong club pa yan guys, as long as masaya yung samahan ng mga bawat isa sa inyo, eh masaya naman talaga ang isang motorcycle community. Yan ang isa sa bagay na gustong gusto ko sa pag-umotor. Ito ang isa sa reason kung bakit ako bumibili ng mga big bikes. Yan o, diba? Welcome po sa San Jose Tarlac City. Ito yung papuntang Monasterio de Tarlac. Sobrang nice ng lugar, no? Ganda ng kalsada. Habang kasama ko sila sa ride, nakakakita ako ng mga accessories na bagay sa motor ko ah. Pamira, tapos ang ganda ng AC. Ang bogey. Ay nako, skinu o marimar. At ganoon. Magpapaalam kaming pumasok dito kasi this is not open for public. Ayan guys, so para hindi kami maharang. Ito yung gate, ote mo, napasara. Oh, gandang kalsada. Tara, tara.
Dito pala, pag pumapasok kayo, meron pa palang environmental fee na tag 20 pesos kada sasakyan. Nakakatuwa lang din guys, kasi kung ano yung nagagawa ng mga mamahaling big bike, kaya rin naman sa mga mumurahing big bikes. Ayun o, di ba? So nakakapag-ride ka ng expressway, napupuntahan mo yung mga lugar na to ng mabilis. Oh, di ba? Nakakatuwa lang din. Right guys, welcome po sa Sichotala. Iyon oh, diyan kami nagka-camping oh. Ito guys, yung inaakit ko ng dirt bike, yung pataas na 'yan. Gamit yung aking KTM. So, 'di ba? Sino may magsasabing nasa Pilipinas ka? Ang ganda ng lugar oh. Woohoo! Yari na pala yung kalsadang 'to eh. Nung nag-enduro pa ako, napupuntahan ko na 'to eh. Pero hindi pa ganito kaganda yung kalsada. Ngayon, maganda na. Pwede na akong mag-set ng ride dito with big bike riders of Pangasinan or Ducati Philippines. Pwede ko silang ayahin dito or BMW Motor Art. O, diba? Off my gate. Ayan, sinasabi ko sa inyo. Dahil meron tayong binayarang environmental fee doon at naitawag natin yan sa mga kaibigan natin dito. Ayan, nakapasok na kami. Dahil hindi naman din basta-basta makakapasok dito, eh di syempre, ipapasyal ko na kayo dun sa taas. Sa pamagitan ng aking video, ay may papasyal ko kayo, di ba? Kaya, keep watching guys! Kasi, tingin ko exciting yung lugar na pupuntahan natin ngayong araw. Gumaganda at tanawin guys. Kaya mo yan, Kuya Joel! Iyan! So, off-road na nga naman kami mabilis. Saan kami ni Joel dyan eh? Motocross rider yan parehas eh. Feeling ko kumakarera tayo ng motocross oh. Woohoo! Nauna ako na naman si Joel. BSX kaya to. BSX 500 kaya to. Oh. Baka bojo yan. Nanibago yung iba, nahirapan sila sa off-road eh. Sige, N-max level lang yan. Gas nyo, gas. Mas mabagal ang ahon, mas esemplang ka dyan. Alam mo ba, memorable sa yung lugar na yan. Oh, inakit ko yung taas na yun eh. Tapos ano ginawa mo? Jumembax. Uphill. Sige, kaya yan. Baka bod yan. Yan oh. Grabe oh. Sige, tira. Tirain na tirain mga pre. Tana sa gilid na ganoon. Mamaya kakain tayo ng masarap. Let's go. Oh, one down. One man down. Oh, there's two. Ano ko yan? Ako na mag-ahon yan. Ako na mag-ahon. Joel, ahon mo nga Joel. Ahon mo na to. Baka magasgas pa. Ahon mo na to. Oh, ikaw na mag-ahon. May hawak ako eh. Naka-premero naman yan ako. Wala bang ibang daan pabalik? Kung saan ka dumado ka pabalik. Mission natin. Ha? Okay, Mortal, ito mission natin dito. Okay, ahon mo. Okay, kaya nga Joel dyan. Oh. Oh, parang dirt bike lang eh. Ganon, buelo. Ano nangyari? Nabali. Oh man. Whew. Masamang pangitain. Tapakan na lang to sa may putres. Ge. Yun oh. Ganon ang pag-ahon. Yung iba, yung hindi kayang umahon, ipa-ahon na lang natin. Ano, iya-ahon ko na? Boss,
Ano nangyari sa Iron Man finisher? Finisher ko lang po yan. Wag na. Baka sumemplang pa. Alam ko hindi ka naka-vlog ka. Kaya niya, enduro rider yan eh. Boss, bilang cook to. Ha? Bilang cook. Karirista yan, boss. Bakit list unlock? Ano, kamusta pakiramdam? Buti na lang marunong tayo sa mga trail bike. Yan. Ano sir, kamusta pakiramdam? Ma'am. Nakakadala po ba? Patay. Kaya lang daw baka dito duman may iwan. May iwan daw sir, may diretso ka ako tayo din eh. Oo. Riders briefing daw muna. Oo, nilay briefing. Ayos lang boss. Yung nurse na galad nyo. Ala, ako tumapos mo. Ay, ko pala yun? Oh, ito yun. Ayun o, 1154 sir. Pumayat ka sir. Okay. Ayan o, boss. Boss Alfred, syempre o. Finisher din yan. Yung mga pumapasok dito, hindi basta-basta. Dahil ang lugar na ito, ay parang dun sa Daan Kalikasan na nakasarado pa. Sarado to. Ah, ito yung Tanlac to Palawig, Zambales Road. Kasi, kaya bawal pumasok dito basta-basta. Kita nyo, under construction sila. So, tumatagal ang construction nila kapag maraming taong pumupunta, pag maraming bisita. Kasi, pagdating dun sa taas, masusulit nyo naman yung magandang tanawin. Babawi tayo sa taas. Bawas kayo ng hangin, konti. Para kumapit yung gulong nyo. Yung sira, oh, dumiretso na, oh. Oh. Oh, bali wala naman. Baka bodya yan. Oh. Dumiretso lahat to, oh. Basta dito, pagbasag ang kumpiyansa mo, hindi ka na makakaahon dyan. Dapat, bulob mo dito. Sige, kaya, oh. Kaya nga nang sira yung preno, eh. Let's go, let's go. Mahuli kaya ako? Oo, mahuli ka. Ay, di ba? Mauna, babalik na lang ako. Kayang-kaya nga nang isa, eh. Okay. Walang salitang budol kapag handa ka sa ganitong mga bakbakan. Ha, salilim tayo. Aba naghihintay sa mga kasamahan natin. Ha? Hindi naman kailangan ng preno. Hindi. Hindi naman ako na may preno eh. Oh, yan. Yan yung spirit. Tingo, wala preno pero bali wala ahon lang. Mas mayroon yung kanina. Bato-bato lus. Sa una lang nabigla lang sila. Kasi naghintuan eh. Nabiglaan. Hindi, marami kasing nagulat tapos na-discourage siya sila doon pa lang. Okay. Dito, dire-diretso na yan, ganyan na yan oh. At least once in a lifetime, may experience nyo to, di ba? Baka sa lalong hope. Minsan nyo lang may experience to eh. Sulitin nyo na. Oh, di mo, ganado. Tara, tara, tara. Yan, lumakas-lakas na loob ng mga kasama ko guys. Nakakatuwa. Ano yan eh, yung ganito klaseng ride kasi, no? Kapag may kasama kang nasira ng loob, in-encourage mo siya na, kaya mo yan, makakaya nyo rin yan. Pero kapag isa ka rin sa nagsasabing hindi kaya, lahat kayo panghihinaan na ng loob. So walang iniwan yan doon sa samahan ng mga tao na pinapaligiran mo. Piliin mo yung mga tao na magbo-boost sa confident mo. Piliin mo yung mga tao magbibigay sa'yo ng lakas ng loob. Sila yung mga piliin mong kasama. Dahil darating ang panahon, makukuha nyo rin yung magandang lugar na inaasam-asam nyo ang lahat.
kanina, marami na akong narinig na hindi na nila kaya. Pero kaya yan. Yan talaga sa buhay natin. Maraming darating na pagsubok. Pero tandaan nyo, ang nagtatagumpay ay yung taong hindi sumusuko. So hintayin ko na lang sila doon sa komportabling lugar. Patag na dito, o di ba? Kayo, gusto nyo bang sumama sa akin sa ganitong klaseng ride? Comment nyo dyan sa baba kung gusto nyo. Alam nyo, every time na nako-conquer ko ang isang bagay or difficulties na overcome ko sa buhay natin or sa ganitong kalsada na lang, after na ma-conquer mo yon, nagbibigay yon ng sobra-sobrang kaligayahan sa akin. Sigurado yung mga nagte-trail riders na kasama ko din, yan din yung nafe-feel nila. Kaya naman, kaya sabihin natin, ang dami-daming kalsadang maayos sa highway, bakit dito kayo pumunta? Iba kasi yung nabibigay ng kaligayahan sa akin ng ganitong klaseng ride. Sabi nga ni Joel kanina di siya nakikitang ganito yung suot ko. Kasi na-meet niya ako, talagang trail ang inaatupag ko eh. Iba kasi yung saya ko pagka ganito yung niraride ko. Once in a lifetime experience yung ganito. Guys, habang bata kayo, sa mga viewers ko, subukan nyo to. Habang kaya nyo pa, subukan nyo. Hindi naman denigado rito kahit sumemplang ka eh. Oo, magagasgas yung motor. Pero kapalit ng gasgas na yon, yung nag-uumapaw na experience ninyo na hindi matatawaran ng pera, guys. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Pag hindi kayo nag-enjoy, sabihin nyo, sinungaling ako. Diba, sarap oh. Tapos ang ganda ng ano pala, performance ng motor na to, pati ng gulong. Kasi kapit na kapit siya oh, kahit uphill. Eto noon yung mga lugar na talagang pinaghirapan kong marating. Pero ngayon mas easier na, mas madali na ngayon. Kasi timo yung kalsada, oh, maayos ayos na. Back road na to eh. Oh, may nauna yata sa akin. Ay hindi, yung truck, you know. May truck pala. Hintay natin sila dito. Kung malayo na. Galing yung pan nito ah, very good ah. Yung aking gulong ngayon, yan malambot, 1.1 bar. Ayan. Tanggalin na kaya natin tong plastic, no? Trip natin is 182 kilometers pa lang. Ang tipid, simula nung binili ko, di pa ako nagkakarga oh. Naku, pero medyo ano siya, kumukulay na. Oh yun, may isang bar pa. Pero kaya, matipid tong motor eh. Tara, pahinga tayo dito. Yo, so nandito tayo ngayon sa nakakabinging katahimikan dito sa lugar ng Tarlac. Ayan, walang tao. Puro kulisap ang maririnig nyo. Medyo malapit na kami sa mga naglalakihang mga century trees. Pero as you see, ayan, ang lalaki na ng mga puno. Oh. Ayan pa sa likod ko. Nagtataasan yan, guys. Ayan, daming alikabok. Oh. Yan. Solid. Pero ganda performance niya, no? Oh, di ba? Binanggit ko sa inyo kanina, ano ang reason ng pagbili mo, Kuya Alfred, ng motor na to? So yung motor na to, guys, ay syempre practical. Kahit baragin mo sa bundok, ayan, ipang trail mo, ipang harabas mo, eh pwedeng pwede. Kumbaga, di ka manghinayang. Kasi nga, mura. Tsaka matibay naman. Nakita ko naman sa performance, okay naman siya. So isa yon sa dahilan kung bakit bumili ako nito. Di ba? So syempre, ganoon na rin sa mga kasama ko. Oh, di ba? Sila, nag-i-enjoy din sila dito sa bundok. Nag-enjoy nga ba? Imagine nyo kung yung GS nyo, yung BMW mo na bike, ilalaro mo ng ganyan, di ba? Pag sumemplang, medyo masakit. Sakit yon, guys. Pero pag ito, kayang-kaya ng budget. Mura pyesa. Isa rin yun sa dahilan kung bakit ako bumili nito. Yung pyesa niya is affordable. Saka matipid. Yun ang isa sa mga reason kung bakit ako kumuha nito. Guys, palipad tayo ng drone para makita natin sila drone. Second to arrive, bro. Endurance to eh. Ito Iron Man, bro. Ito ang Iron Man. Sarap na papangini. Hoy. Hindi yan demo bike. Ito yun, demo bike. Hindi demo bike yun, pinabaringki ng baringki yun. Maraming papaservice sa Lunes. Ito yung gawin natin, weekly ride. Para lagi may customer sa ano, sa opisina.
parang ganito din. Yung sa bali yung side mirror, bali yung level. Sabi ko, dapat weekly ride ganito. Marami sumisemplang, maraming papagawa doon sa opisina. Ang problema yun ay humihingi ng sponsorship. How's the performance? Good. Sakto yung gulong, maganda. Kapit na kapit. Tara, tara. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Oh, tara, 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 tara. Pwede na yata dito. Lukoy ng puno. Dito ba? Di ba mas nasihan ka ngayon sa bike mo? Compare sa highway? Yes. Di ba? Iba yung fulfillment na mafe-feel mo every time na na-conquer mo yung obstacle, right? So, sarap, sarap. Yan guys, yun. Try nyo rin to guys, ibang experience din. Thank you pala sa Voyager. Meron tayong bagong club. Hey, sir, pag suot mo to, dapat member ka na. Yes, sir. Siyempre. Welcome ako sa... Yes, yes, you're so welcome. Actually, sir, ano... Thank you, thank you. Minessage kita dahil kasi i-invite nga sana kita to, ano, to join the club. Ah, yun ba? O, magkano membership? Wala naman. Wow. Eh, oh. Kung sino yung gustong mag-join sa group ko, pwede naman mag-join. Okay. As long as gusto kami kasama, walang problema. Ayun. Yun lang naman ang sa amin. So, parang ako pala? Yes, sir. Kung gusto mo ko kasama, kagrupo mo ako. Mm-hmm. Kung ayaw mo ko kasama, okay lang naman. Kahit hindi na ako gumrupo. Ang sasaya nyo tignan, no? Ang saya nyo. Ang saya-saya. Parang napilitan ka lang yata eh. Nalo. Ah, okay. Oh, welcome naman kayo doon. Oh, kita kayo kahit gabihin, walang problema. Yung bukas, yung sarado, bubuksan natin. Oh. Okay ba? Okay, okay. Okay, okay. Okay pala eh. Ito yung mga banda na kasama natin. Ay, artista, artista. Pangalan mo, sir? Ah, Coco. Coco, ayan. Pati ako natawa. Ayan guys, ito naman yung aming chef, si paring Joel. Yes, ang yung lingkod, siyempre. Pagluluto ko yung kahit saan tayo mapadpad, in the middle of nowhere. Ang dami niyang bawang tubig, oh. May pahatdog kami. Tapos meron kaming pa-hotdog dito. Ma'am, pwede bang kumapak? Okay lang bang kumapak? Man yung tapa. Guys, ganito kasarap mag-picnic dito. May pabanig pa si ate. Sarap. Pag-aakyat ng motor, tagaluto, tour guide, ano pa? Name it, Joel lang. Mekaniko pa. Kung sakaling may masiraan. All around. May tools ka, may tools. Meron, multi-tools. Pero sa pamamagitan ng diskarte. Yeah. Ang problema ay nagiging solusyon. Yeah. So, Boss Alfred, paano ba natin matutulungan yung kaibigan matutulungan natin? Yung... Kasi puro gigil na lang talaga. Oh. Sa totoo lang. Ayaw lang niyang aminin. Alam mo, Boss. Simple lang ang problema mo, Boss. Meron kaming dietary supplement doon for men. Nagawa sa tatlong ginseng. Yung ginseng kasi is, alam mo naman, potent yan. Okay. Na pampagising ng mga barabaradong uga. Malog, malog. Pwede pang testing. Oh, pwede mo testing. Pwede mo testingin. Habang nagpumotor ka, inumin mo na. Oo, para tapos, pagka inom mo, etong sinasang mo ang kailangan nun. Yung tanke mo, sapinan mo ha. Sa memplang, nakatusok. Yun. Ayun. Ayaw mo nun may stand, saka ganun siya. Hindi natambal. pero ilang oras ang effect? 1 week. Pwede mong sampayan? Ha? Pwede mong sampayan ng wet towel? Pwede. Kahit caldero. Hindi siya parang ano? Hindi, ano kasi siya eh. On my own opinion, no? On my own experience. Kapag wala siyang touch with your partner. Wala naman. Wala siyang tigas. Wala. Pero kapag meron intimate yan. Okay, may nga bibili miss. Eh, kahit nilabasan ka na in what. Ang tanong, magkano ba yung king tooth na yan? King tooth. 350 pesos lang. Dalawang piraso. Okay. Wala siyang side effect na sumasakit yung batok. Ah, pag sumakit ang batok mo, high blood ka. Ito. Ito, sumasakit ng konti. Hindi naman sumasakit, no? Medyo mag-iit yung punong tenga mo. Pero kaya umiinit ng konti yan because kulang ka sa tubig. Kailangan mag-hydrate. Mag-hydrate ka lang. And then mawawala. Alright guys, eto na yung food namin. Oh. Woohoo! Yan, oh. Joel, ang galing mo naman. Oo. How to be you po?
Baliktad eh. Ha? Ako nga dapat yung magiging how to be you eh. Hindi, idol na kita. Hey, ikaw nga yun. Kami idol namin magkakapatid, yung mga successful na katulad yun. Yung mga may kapupulutan kang mga aral sa buhay. Magagamit mo yan sa'yo yung ano. Nice. Maglalakbay. Thank you, thank you. Oh, sarap dito, ma'am. Tsaka, very supportive si ma'am. Joey, ano na ba anak mo? Isa. Ha, isa. Ang tipid mo ha. Isa na ba ako? Try mo ba yung King Tut? Ha? Try mo. Bibigyan sana kita, wala lang akong dala eh. Isang mong kantot din. Hoy, hindi kantot. Bastos, i-cut yan. Editor, editor, cut. Nakablog ako eh. Hindi, kintot ako. Ikaw, ah, mali, mali din ko. Kapampangan. Yo guys, oh, kain na guys. Oh, talaga si Nars, matuling pagdating sa pagkain. Uy, inugoy pa sa akin eh. Ako kahit di ako kumain. Kaya ba kumakanta, ikutan natin yung mga kasama natin. Sir, ano, enjoy naman? Okay sir, okay lang. Ayos. Enjoy boss? Okay, enjoy. Kamusta yung food? How's the food? Maraming adobo, maraming pagkain doon. Kuha lang kayo ha. Perfect na perfect. Ayos, ang harap. Solid, thanks. Quality guys, yung samahan ng grupo. They are very humble. Ganitong klaseng company ang gustong gusto kong makasama guys. Masaya, marami kang mapupulot na kaalaman sa kanila. Mapifeel mo na you are belong talaga. Susunod na ride guys, sana makasama namin kayo. Do you want to be a part of our growing families? Tara na, ride na tayo with Budge. Uy, anong nangyari dyan? Ingat, ingat. Nasaktan po kayo? Okay ka lang ma'am? Ngayon importante sa mga safety gears. Sakay ka na dun ma'am sa kanya. Sakay ka dun sa kanya ma'am. Turuan natin sila. Takot sila sa pagbaba. Napanghinaan ulit sila ng loob eh. Palakasin natin ang loob. Huwag kayong mag-hard brake sa likod ha. Hayaan nyong umikot yung gulong sa likod. Para hindi dumulas. Kasi mataas eh. Free wheel lang yung tapak-tapak, pitik-pitik lang sa likod. Tara. Excuse me, excuse me. Coming through, coming through. Hindi ako makakapreno dito. Mataas. Kaya pala naghintuan sila kanina dun. Ang taas ng pababa. Kita nyo yung mga gulat-gulat na ganon. Pag nagulat ka yung tuluyan dun, naglag ka. Kaya dapat pagka nagulat, hu! Hu! Ganon. Ready yung katawan mo. Nakaka-enjoy talaga yung mga off-roading na ganito. Nasipigaan mo pang ganyan, no? Gagas mo pa. Gas mo pa. Oo. Tayo lang. Yeah, roll mo lang Kuya Alfred. Bawat sumemplang. Tulin eh. Takbong 60. Takbong 60 sa off-road. Visit. Gago talaga si Kuya Alfred. Nako, ito na. Sementado na. Parang mas takot pa akong bumilis eh. Pag sementado na. Kasi pag sumemplang ka, magasgas ka, sakit eh. Pag lupa ka sumemplang, hindi masyadong masakit. Or dahil sanay tayo sa semplang sa lupa. Ayan guys, sadly, hindi natin narating ang mga punong century tree na tinatawag. Sa bungad lang tayo nakarating. Kahit hindi tayo nakarating doon, eh, masaya pa rin naman ang grupo ng Voyagers. Dahil the true happiness is also in the camaraderie sa nasa paligid mo lang. Minsan, baka malay mo, hindi mo na kailangan mag-travel na kaligayahan mo pala, nasa tabi mo lang. Hey, cheesy. Hoy. Kayo naman.
Oy, sweet. Minsan kasi may mga taong masaya na sa, syempre, kahit na sa bahay lang, minsan ano, may nag-enjoy lang. Pero guys, kapag na-experience nyo yung ganito, yung nagka-travel kayo, namamasyal kayo, iba to guys. This is priceless. Yung naradadala mo yung mga motor mo dito, especially guys kapag kasama mo pamilya mo. Oh, gusto nyo ba ako makasama next ride sa Bodge ride? So syempre dapat may Bodge ka. Tapos kapag bumili ka ng Bodge, may GC din yan guys, na i-welcome din kayo at makakasali kayo sa aming group chat. And guys, tapos na kami magpalipad ng drone. Solid naman. Videographer lang ako ngayong araw eh. Ay, alam mo naman tayo dito. Ginagawa ko lang kasi masaya lang akong nagbablog. Tanong sa akin ni Kuya Joel kanina, sumusweldo ka ba dyan? Wala akong sweldo rito guys. Walang bayad ang pagbablog ko. Ngayon, kung ma-invite nyo naman ako sa mga lugar ninyo para ma-promote, why not? Diba? Promote natin. I buy my own gas, my own toll gate, lahat yan. Siyempre, number one sponsor ko naman ang Watermax. Dahil sa paggawa ng video ito, mas marami tayong natutulong ang mga business, iba, motorcycle companies, nang libre. Akala rin nila, sponsor tong motor na to. Hindi to sponsor, binili ko to. Kaya nga sabi ko, kung saan yung mga tao na good ang influence sa'yo, dun ka. Positive ang feedback sa'yo, dun ka. Oh, ito sila, naghihintay sila dito. dito ako magpapalibre ngayon. Papalibre ako ng tubig. Yung experience nila ng hindi nila makakalimutan sa buong buhay ng pagmumotor nila. Kilalaan natin. Ano masabi mo, boss? Okay. Para iba yung sasabi mo kanina eh. Okay. Alam ba? The best yung experience. Kakaiba. Kasi ako gusto kuminto pero yung bike ko ayaw. Nakita ko yung ito. Sabi ko, tangina down, down, down. Ganyan yung slide ko, ganyan oh. Happy nangangatog. Yun. Paling sabi mo nung umoverte ka? Umoverte ako kay Lars, nakatumba na dun. Goodbye Lars, bahala ka sa buhay mo. Paano yung lingon? Paano yung lingon? Bye-bye! Nagtaka ako kanina. Eh, Frederick. Kung may Frederick siya, ayaw eh. Man down! Ano, balikan na lang kita. Magtingi ko sa baba eh. Tangin ang taas para. Tapos, huwag mo na kayo natin. Ayaw nyo na. Sabi nyo, layo mong taas eh. Kaya nga, makikita mo yung tunay. Ito yung tunay na kaibigan. Si Nobby. Tunay na kaibigan. Ito, tunay na kaibigan si Nobby. Hindi, talagang kailangan eh. Tsaka yung dalawang guard. Kami, peke. Tunay lahat. Hindi, ano yan? Experience. Masaya experience. Walang peke dito sa grupo. Ay, Bobo. Pagdating mo nito. Hingal lang ako. Yeah. Titingnan mo, kala mo malapit. Malayo pala, paahong pa. Stars, meron akong tanong. Anong naisip mo nung lumalagpas kami lahat sa'yo nung nakatumba ka? Hindi ko na kayo pakikisamahan. Mga peke kayo. So guys, dito nyo makikita kung sino yung mga totoo. Ito yung totoo, si Boss Nobby. Boss, hindi ka dito Boss Nobby. Ito, love ko to eh. Kailangan lang. Boss Nobby, ito si Boss Nobby. Kailangan lang, kasi... Masyado ka matampuhin. Ito, X yan. Sinubukan niya huminto, pero bumugulong din yung motor niya. Mas gusto kong huminto, ako pa madadamage. Kaya dinire-diretso na baba. Ito. Diba, balikan ko saan eh. Kaso, sobrang taas pala, mahihingal ako. So, matanda ka. Kumpari ko pa man din kayo. Kumpari kita. Loves kita. Loves ka namin, ibang pare. Tao pa, oh. Dapat nag-iisip lang din namin kapakana namin. Kung mababa lang yung akitin, papanikin kita eh. Para videohan din. Binijoy mo nga. Ito na rin isang kinakatakot ko. Kumalak tayo. Mag-iwan ako ng sticker ko dito. Ayan, madami. Sir, pwede ako mag-iwan ng sticker dito? Pag may nanghingi, pakibigyan po. Thank you. Baka may mga subscriber akong pumunta dito eh. Mabigyan tayo ng sticker. Thank you, brother. Thank you very much, sir.
Salamat. Ganda rito, tinan mo, may mga duyan-duyan pa doon, oh. Ma'am, thank you, ah. Thank you. Well assisted kami. Ba, maraming dediretso sa manscape, ah. Madaming gusto pang mamasyal. Nabitin. Malalakas tong mga boyanger natin. Oh, tara. Alright guys, doon tayo galing kanina, doon sa lugar na yon. Ngayon dito naman tayo. Ang ganda ng daan, oh. Sino magsasabing Tarlac lang to? Di ba? Parang di ako guys sanay, sobrang tipid ng motor na gamit ko. Oh. Di pa ako nagpapagas. 213 kilometers na ang tinakbo ko. Isang beses pa lang ako nagparga dito, isang full tank. Mula nung nabili ko. Oh, napakatipid. Nakakapanibago guys. Papagas lang tayo. Premium. 500. 500. Opo. Premium. Yes sir. Thank you. Second karga natin, 500 full tank. Sir. Oh, magbibigay ako ng sticker. Lager kayo, sir. Oo. Oh. Sticker, ah. Bastos. Lager, oh. Water box to. Hindi ako kilala dito, boss. Kanina isa nang hingi ng sticker, eh. Yun nandun. Bibigyan ko sana. Eh, wala na. Umalis siya, eh. Basta. Sticker. Thank you, boss. Nakatuwa yung mga subscriber eh, na. Sir. Sir. Sticker. Subscribe, boss. Ingat, ingat. Naubos yung 500. Boss Iron Man, naka 2,000 ako, kulang pa. Ang nakakatuwa dyan, nakikilala nila ako kahit anong suot ko. Naka helmet ako. Nakabod siya ko. Sumisigaw pa sa likod eh. Boss Alfred! Sarap eh. Sarap yung sa feeling. Kahit gaano kakayaman, kung wala naman taong sumusuporta sa likod mo, wala din. Pag namatay ka, wala nga alala sa'yo. Everything is history. Kwento na lang yan. Eh ako, di ko naman na-expect na magkiklik yung YouTube channel ko eh. Businessman talaga ang ano, ang lagay. Kahit yung mga staff ko, kumpleto yan. You're overqualified. Ito lahat ng tubigan dito ako nag-install. Gawa namin yan. Kaliwa kanan ng water station, ano? Oo. Kahit ito, hapon na kaya sarado na. Pero magpipinsan ng mga yan. Hindi, malapit na kayo sa expressway eh. Mamaya kung pauwi na kayo, hindi na kayo mahirapan. Bali, Carmen Rosales na kayo dadaan. Oh, kita mo tong Lala Move. Ang daming sticker ng Watermax, oh. Tutamba ka ng sticker ko, oh. Oh. Alright, finally we're here. And yan po ang mga dahilan kung bakit ako bumili ng Voge 500. A very good community, very efficient bike. Sobrang tibay. Nakauwi tayo ng safe, nang walang iniintinding problema. Except lang dun sa mga sumemplang. Now, nasagot ko na yung tanong ko kaninang umaga, o bakit ako bumili ng Voge motorcycle. It is because of this. You have a good motorcycle, good brotherhood, friendship. Yan. Right guys, so nasabi ko na at nasagot ko na sigurado yung mga tanong ninyo. Ano ba ang reason bakit ako bumili ng Voge motorcycle? So I hope nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Thank you very much for watching. Again, this is Kuya Alfred, ang inyong pambansang tubig. Nagkasabing, be blessed and be a blessing to everyone. O yan, pagod lang kami. Dito na lang namin tatapusin yung vlog ni Alfred Watermax, Nars Dagalag. And thank you Alfred Watermax sa pag-invite sa amin dito sa... Bye talaga ni Sir Alfred. Thank you, Sir Alfred. Voyagers. Thank you. And thank you, Boge Philippines. Yeah, Boge. O, alis na kami. Babay na. Gutom na kami. Bye-bye.